So hello guys, here we are again. So meron tayong panibago review about sa guitar gadget. So itong past few months is mother's girlfriend ng guitar gadget. Bale, regalo niya sa akin. Kasi ako dati, nung nakaraan naman problema ako kasi wala akong magamit na distortion pedal. Kasi nga yung mga distortion pedal ko nasira na. So, binilihan niya ako. So, yung pagkabili niya sa akin, medyo na nagtaka ako, na-shock ako about dun sa guitar gadget. So, tara. Ito guys, ito na yung guitar gadget. So, kita ba? Kita. So, siya, hindi siya mabigat, hindi siya yung solid plastic yung case niya. And then, same lang din, 9 volts din ang niya, direct current niya o yung DC niya. 9 volts and then siya, yung pindutan niya plastic. Plastic rin yung pihitan. Kasi totally magaan siya. Parang nasa ilang guhit lang to. Uy, balpo. Ay, nasa balpo. Ay, ayan. Batang dito, mga nasa tatlong guhit. As in talaga napakagaan, super gaan. Ayun. Super gaan siya. Kita mo. Okay. Ngayon. Cheap siya sa pagiging parang sakto lang din sa presyo niya. At ito talaga super budget meal. Kung tamang pang-practice lang o ireregalo niyo sa mga kamag-anak niyo na nag-aaral lang sa pagigitara, ito maganda to kasi i-regalo kasi unang-una kayang-kaya to bilhin kahit miski estudyante as in literally. Pero in order to ni Joa Santo na sinip galing saan? Indonesia. So guys, ang suggest ko sa inyo to, itong DMC kung mapapansin nyo, itim lang siya yung design niya. Pero ka guys, nagko-customize rin sila ng design. Merong one piece, mga logo ng band logo, mga Guns N' Roses, mga ganun, etc. Ang dami. Pwede nyo silang i-chat dun sa Shopee, sa store nila, kung anong design yung gusto nyong ipalagay sa pedal. Ulitin ko, plastic lang yung case niya, plastic yung pihitan, may ilaw, may LED siya, tapos pindutan niya, yung pinaka passive and passive niya is yung plastic din. Pero syempre, output tsaka input is bakal yan syempre. So try natin, testing natin. So guys, subukan natin siya kung ano ba talaga ang tunog niya pag nakasaksak na. Siyempre sa left side niya output, sa kanan is input. Ngayon, tatry natin siya. So naka-off yung volume tsaka yung drive. So ito yung siguro pinaka-gain niya. Subukan natin. So ang gamit ko is 9 volts adapter. Asan na yun? Okay. So try natin. So umilaw siya. Siguro ibig sabihin yan active yung distorted sound niya. So try natin. So naka-off pa yan. Ito mo clock natin. Yan. Okay. Nagyanaman natin ang gain. Yun lang guys, medyo kung magiging pihikan ka lang sa tunog niya, sa magiging tunog niya, hindi siya yung talagang parang hindi siya katulad ng mga branded na distortion pedal
na halimbawa yung mga Zoom, Ibanez, etc. na pedal na accurated yung sounds nila, na pag konting ganun lang nagbabago rin yung sound level niya or yung gain level niya. Dito napansin ko naka 12 o'clock yung sound. Pag dinagdagan ko siya ng gain quality, hindi siya agad, pag tinataas ko, hindi agad parang nagbabago or nadadagdaga rin yung gain quality, yung distortion level niya. So ayan yun, ayan, tinan nyo, nagdagan ko siya, tsaka yung pinakamababa, yan pa rin yun, yan pa rin yung tulog niya, wala nagbabago, parang naka overdrive lang siya. Ganyan. So bandang 4 o'clock, 4 o'clock, ayun o, kahit hanggang 12 na eh, ganun pa din eh. So nasa na yung, so bandang 5 o'clock siya na gana. Ito yung ano, button, yung ano, buhit. Hindi kasi kita maano, itim rin kasi. Bandang ano, bandang 5 o'clock tsaka lang siya nadadagdagan. Pag 4 o'clock, kaya napabuhasan na. Yan na yun, same lang din yung ano. Yan lang yung nagiging problema. Pero pag nakasagad na siya, pag nakasagad na siya, ayan, medyo may humming. Normal yan sa distortion pag nag-over, ano na, over na sa gain. Guys, ano lang siya, matawag dito, huwag medyo pihikan ka talaga, siguro hindi to para sa'yo, pero kung sa mga pamangkin mo, kamag-anak mo, sa mga regalo mong ano, inaanak na gustong ano, gustong tumugtog ng pangrakrakan o yung medyo may ingay na tugtugan, recommended ko sa ito. Ano naman tayo, price reveal naman tayo about this. So alam mo tayo price ito. Sa Shopee, i-attach ko na lang sa ano, sa video dito sa gilid, dito ba? Dito. Yan. Dito, basta dito sa left side ko yung kung magkano siya, yung mga design ng mga pwedeng ilagay dito sa pedal na to. Guys, ang ganda tingnan. Ang problema lang yung ano, yung design niya, sticker ang design niya. So siguro pag nagmo-moist, nagano siya na ano, kumukupas ano. Hindi ganyan talaga yung kulay niya yung binili. Kaso syempre, nagmo-moist na ano, eh matawag dito, nagano na kumukupas. Sa ano naman, any comment? Ano ba? Mabigat pa nga ito eh. Super bigat nga nitong, aray ko, sumabit. Yung DTC. Ano ba yan? DTC. Super bigat nito. Parang, ano ba? Parang, 5 beses na mabigat, 6 o 6 na beses na mabigat nito. Para makatumbas sa bigat nito. Oh, yun eh, no? Ang ganda talaga eh. Hindi mo nga mapapansin, kala mo ano, kahan ng lagay ng gagamboy. Tapos, ano pa ba? Ah nga pala guys, meron siyang ano eh, meron siyang lagayan ng battery, 9 volts na battery. Kaso, hindi siya dito sa loob.
dito rin mismo siya nilalagay sa output ano niya, power supply niya. So dito ano, nakalimutan ko tawag din eh. Basta ano, ilalagay ko na lang dito sa ano, sa video dito. Tama ba? Tama dito, basta dito sa left side ko ulit yung picture niya. Yun yung ganun yung free. Tapos ano ba? Itim lang available na ano niya, 'di ba? Kaha. Itim. Hindi, may ibang kulay din. Hindi yung kulay, yung dito, yung sticker. Yung sticker 'yun. Kaya papansin, akala mo ano, akala mo yung case yung ano, pero yung sticker 'yun. So guys, hindi siya yung permanent sticker lang 'yan. Pwede niyong kutputin 'yan. Yung kutputin 'yan. Tsaka guys, pag pinindot mo 'yan, hindi siya yung katulad ng distortion na pag inapakan mo, ay yung ibang pedal na branded, pag inapakan mo, kung ano mo siya inapakan pag naka-off, gan rin pag on. Ito hindi, pag naka-on siya, nakalubog siya, pag naka-off, nakataas. So, ganun siya. So, kung ano, kung Marting ano ka, Marting o pihikang kang musikero, hindi bagay sa'yo to, pero ulitin ko, kung mga tamang pambahay lang, tamang jamming lang, ito, suggest ko to. Okay rin naman to. Ano lang to eh. Tabayan mo lang to ng delay pedal, chorus, tapos wah pedal, goods na to. Ano na to? Tamang jamming na to. So, yun lang naman ang ano nito, description nito. Tapos konting masasabi. Tapos may ano siya, may syempre worth it naman to sa presyo ng ano na binigay nung ano ito, nung gumawa talaga nito, kasi sa ganung price hindi ka nalugi, kasi ano naman siya eh, cheap ano lang naman siya eh, distortion pedal, hindi talaga siya super mahal, hindi talaga siya yung talagang masasabi tama lang, talagang ano, murang-mura lang talaga, kasi nag-search ako na pinakamurang distortion pedal, wala akong nakita, pero yung nag-search ako doon sa ano, sa Shopee, pagkatapos ano bilhin to ni Joa, search ko to, ayun, murang-mura. Magkano ba talaga tinabi? 300 plus. Oh guys, 300 plus, kasama shipping fee. Ayun, kasama na shipping fee. Ewan ko lang kung magkano ngayon, pero ano, pero ilalagay ko ulit sa video dito. Dito yung ano, yung video. So yun lang naman guys, so sana order kayo para mas kayo rin matry nyo rin. So guys, peace yo.